Alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin. Dahil bawal sa batas. Panoorin, pakinggan at i-follow ang programang Tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hati ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ-NBI. Naku, bawal ito. Kasama si Angelo Baiño. Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin kasi nga may parusang katapat yan. Yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV, Aliu 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito. Sa panahon ngayon, marami na ang abusado. Kailangang alam mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Dapat tama at alam mo ang iyong mga karapatan. Huwag hayaan ang may sala. Panagutin sa batas. Angelo Baiño at your service. Alamin ang mga bawal at kaakibat na kaparusahan. Samahan niyo ako sa kalahating oras na talakayan para malaman ang mga maling gawain at parusang pwedeng kaharapin. Ito ang NBI. Nako, bawal ito. Ang mga dapat abangan sa NBI, nako, bawal ito. Pag-ihi sa pampublikong lugar, pwedeng maparusahan. Nawala ba ang pera sa e-wallet mo? May pananagutan ba ang e-wallet provider? Abangan mamaya. Mayroon ka bang more than one tax identification number? Nako, bawal ito. Ano ang kaparusahan sa mga nambubuli sa persons with disability? Alamin mamaya. Pilit bang kinuha ng inuupahan mo ang iyong mga personal na gamit bilang pambayad daw sa hindi nabayarang upa? Pwede ba yon? Payslip na nakasulat lang sa kaperasong papel? Bawal yan! Ang lahat ng yan sa NBI, nako! Bawal ito! Isa ka ba sa mga jingle bell dito, jingle bell doon? Ihi ng ihi kung saan sa ang pader at pati puno, hindi nakaligtas sa panghe. Alam nyo bang may karampatang kaparusahan para dyan? Alamin ang nilabag na batas. Panorin ang video na ito. Pag-ihi sa pampublikong lugar? Nako! Bawal ito. Siguro naman nakakita ka na ng bawal umihi dito na sign. Pero bakit imbis na ito'y iwasan, tila ba'y lalo pang inihian? Hindi naman mahirap sumunod. Sige ka, baka sa social media ikay mapanood. Alinsunod sa Section 2 ng MMDA Regulation Number 96009. Ipinagbabawal ang pag-ihi, pagdumi at pagdura sa mga pampublikong lugar. Ang sino mang mahuhuling lumabag ay magbabayad ng 500,000 pesos na multa o isang araw na community service bilang parusa. Huwag nang pabahuin ang mga dinaraanan. Mas mainam na maghanap na lamang ng palikuran para hindi ka masabihan ng nako, bawal ito. Maging disiplinado, yun lang naman ang kadalasang kulang sa mga Pinoy eh, di ba? Iwasan ang pag-ihi kung saan-saan, maghanap na lang ng tamang palikuran. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI, bawal ito! Naranasan mo na bang mawala ng pera sa e-wallet mo? Yung nagulat ka na lang dahil wala ka namang kiniklik na kahit anong link at hindi mo naman sinishare ang password o OTP. Pero nilimas pa rin ang digital money mo. May pananagutan ba ang e-wallet provider? Panoorin ang video na ito. Nawala ang pera mo sa e-wallet at hindi ibinalik ng e-wallet service provider? Nako! Bawal ito! Pwede mong habulin ang e-wallet service provider sa pagkawala ng pera sa e-wallet mo dahil lumabag sila sa sarili nilang terms and conditions o kontrata. Maaari ka rin mag-file ng complaint sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil nawala ang pera mo sa iyong e-wallet dahil isa itong unauthorized transactions. Wala ka namang pananagutan o wala ka namang clinic na kahit na anong links. Tapos nagulat ka na lang na nawala na ang pera mo sa e-wallet accounts. Pwede mo silang ireklamo. Kailangan mo agad i-report ito sa e-wallet service provider within 15 days mula noong nangyari ang insidente. At kung wala silang ginawang kahit na anong aksyon para i-refund ang nawala mong pera, then dapat managot ang e-wallet service provider. Maaari silang managot sa kasong breach of contract dahil nilabag nila ang sarili nilang terms and conditions. Nakasaad sa kontrata nila
na maaari silang managot kung magkaroon ng unauthorized transaction at negligence dahil sa pagkawala ng digital money mo. Kung hindi ka naman naging careless at wala ka namang ginawang kapabayaan gaya ng pag-click sa mga link, pagbigay ng OTP o one-time password sa iba, at hindi ka rin naging pabaya sa PIN or password, then malinaw na kapabayaan ito ng e-wallet service provider dahil nahack nga ang kanilang system o ang account mo. Kaya kung nawalan ka ng pera sa e-wallet mo, i-message mo ang e-wallet service provider o i-message ang kanilang help desk para matulungan ka sa nawala mong pera. Pinagkatiwala mo ang pera mo sa kanila, kaya hindi ito pwedeng mawala na lang ng basta-basta. Kapag hindi nila ibinalik ang pera mo, pwede mong sabihin na, nako, bawal ito. Pinag-iingat naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang publiko laban sa mga online scam at pinayuhan ang publiko na maging vigilante, lalo na ngayong holiday season. Talamak na naman ang mga manluloko online. Ayon sa CICC, mag-ingat sa mga ini-install na application o fake e-wallet apps dahil sa isang iglap, pwedeng makuha ng hacker ang information mo, kaya mag-ingat. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Nakaw! Bawal ito! Dahil ang balita, hindi tumitigil. Dahil ang balita, tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco. Live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23. At naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita! Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Bilang isang sibilisadong bansa, isa sa mga obligasyon ng mga Pilipino ang pagbabayad ng buwis o tax. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng Tax Identification Number o TIN. Pero alam nyo ba na dapat isang TIN lang kada tao ang pwede? Ano naman ang kaparusahan kapag dalawa ang TIN? Panoorin ang video na ito. Mayroon kang more than one taxpayer identification number? Nako! Bawal ito! Ang Tax Identification Number o TIN ay isang unique number na ibinibigay sa mga taxpayer upang matrack ang pagbabayad mo ng tax. Ang pagkakaroon ng higit sa isang TIN ay maaaring magresulta ng legal repercussion at malaking pagkalugi ng gobyerno. Ayon sa National Internal Revenue Code of 1997, ang sinumang lalabag ay maaaring magmulta ng 1,000 pesos o makulong ng hindi hihigit sa 6 na buwan o parehong multa at habla. Kung ikaw ay maraming TIN, maaaring makaranas ng difficulties sa financial transactions at pag-file ng tax returns. Kinakailangan mo rin agad magpasa ng 1905 form sa BIR para sa cancellation ng ibang TIN. Sabi nga ng Bureau of Internal Revenue, tulong-tulong sa pagbangon, kapit kamay sa pag-ahon, buwis na wasto, alay para sa Pilipino. Kaya naman, one is enough. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo para hindi ka rin masabihan ng, nako, bawal ito. Mahalaga ang pagbabayad ng buwis o tax sa Pilipinas dahil isa sa mga layunin ng buwis ay pondohan ang mga proyekto ng gobyerno para sa pagsasayos ng infrastruktura, pagsasayos ng serang kalsada at pondohan ang sandatahang lakas ng bansa para protektahan ang ating teritoryo at iba pa. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Nakaw! Bawal ito!
Mahigpit na pinagbabawal ang pambubuli lalo na sa mga PWD. Mahirap ang kanilang pinagdaraanan kaya hindi tamang sila ay abusuhin. Ano ang kaparusahan sa mga bully sa PWD? Panoorin ang video na ito. Pambubuli sa persons with disability? Nako! Bawal ito! Iba ang hirap na pinagdaraanan ng mga PWD o taong may kapansanan. Isa nga ang mga persons with disability na nakararanas ng pambubuli dahil sa kanilang kondisyon. At alam nyo bang pwedeng makasuhan ang sinumang mambubuli sa PWD? Ang ganitong insidente ay maikukonsidera bilang vilification of persons with disability at may karampatang parusa sa ilalim ng Republic Act No. 7277 o mas kilala bilang Magna Carta for Disabled Persons. Pinoprotektahan ng batas na ito ang mga PWD kontra sa mga paninirang puri at pang-aabuso sa pamamagitan ng mga salita. Kasama rin dito ang pagbabantay sa mga public activity na maaaring maging dahilan ng pangungutya o seryosong pangahamak sa mga taong may kapansanan. Ang sinumang lumabag sa batas ay maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon o magmulta ng 50,000 piso hanggang 100,000 piso. Para naman sa pangalawang paglabag, 100,000 hanggang 200,000 piso ang multa at maaaring makulong ng 2 hanggang 6 na taon. Kaya naman irespeto ang may mga kapansanan. Kanilang mga damdamin dapat isaalang-alang. Itigil ang pambubuli sa mga PWD para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Kaya huwag ibuli ang mga PWD. Ang kailangan nila, espesyal na pagmamahal. Irespeto at isaalang-alang ang kanilang nararamdaman. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin kasi nga may parusa sa batas yan. NBI. Nakaw! Bawal ito. Mga balitang scoop exclusive. Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop. Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop. Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop. Bahagi pa rin ang inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming pamilyang Pilipino ang walang sariling tahanan at mas pinipiling mangupahan kaysa bumili o magpagawa ng sariling bahay. Hindi naman may iwasang makatagpo ng abusadong landlord o landlady pag hindi ka nakabayad ng uba. Sa pilitang kukunin ang iyong mga personal na gamit bilang pambayad mo daw. Pwede ba yon? Panoorin ang video na ito. Sa pilitang kinuha ng landlord ang mga gamit ng kanyang tenant bilang pambayad sa renta? Nako! Bawal ito! Sa hirap ng buhay at mahal na mga bilihin ngayon, hindi maikakaila na minsan masushort tayo sa budget. Lalo na kung maraming binabayaran katulad na lamang ng upa sa bahay. Pero paano kung isang araw biglang pumunta sa inyo ang may-ari ng bahay at pinipilit kuhanin ang inyong mga gamit kapalit ng hindi pagbabayad ng renta? Alam nyo bang maaring kasuhan ang landlord na yan? Ayon sa batas, kapag ang may-ari ng inyong tinitirhan ay sapilitang pumapasok sa loob ng bahay, maaari siyang kasuhan ng trespassing. Kapag naman pinilit ng may-ari na ilabas ang inyong mga gamit, siya ay maaaring kasuhan ng grave coercion na may parusang aresto mayor o pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na buwan at multang hindi higit sa 500 piso. Ngunit kung sa kasunduan ay mayroong probisyon na pinahihintulutang pumasok ang may-ari kung hindi nakakabayad o tapos na ang renta, ito ay pinahihintulutan ng batas. Sa mga landlord dyan, hindi naman kailangan mangharas kapag maniningil ng upa
Babayaran ka naman kaagad kapag nagkapera. Kung hindi man makapagbayad, huwag maging abusado para hindi ka masabihan ng nako! Bawal ito! Ayan, huwag abusado sa mga tenant. Konting konsiderasyon. Kausapin ng maayos at magkasundo kung paano ang magiging bayaran. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI. Nako! Bawal ito! Para sa mga empleyado, basta-basta na lang ba isinulat sa papel ang iyong payslip? Tapos kulang-kulang at hindi pa detalyado. Ano ang kaparusahan para sa employer? Panoorin ang video na ito. Sulat kamay na payslip? Nako! Bawal ito! Hindi lang pera ang inaabangan tuwing sweldo, kundi pati na rin ang payslip. Dahil bukod sa karapatan ito ng bawat empleyado, kailangan nilang malaman kung magkano ang kanilang kinita. Pero paano kung ang iniabot sa iyong payslip ay para lang isang scratch paper at doon inilista ang iyong kinita? Alam nyo bang labag sa batas ito? Ayon sa Book 3 Rule 10, Section 6 ng Omnibus Rules Implementing the Labor Code, ang bawat employer ay kinakailangang magbigay sa kanilang mga empleyado ng maayos at malinaw na payslip. At dapat ito ay naglalaman ng mga sumusunod na detalye. Bilang ng araw na sakop ng payslip, rate of pay, kada oras, araw, linggo o kada buwan. Sahod para sa regular work, pati na rin ang overtime work. Mga pinabawas sa sweldo at ang halaga ng sahod ng empleyado. Kaya sa mga employers dyan, ang payslip ay hindi parang listahan ng utang. Para saan pa ang printer kung kayo ay manghihinayang? Dapat palaging magbigay ng payslip na maayos at kumpleto para hindi kayo masabihan ng nako! Bawal ito! Personal property ng isang empleyado ang payslip dahil ito ang dokumento na nagpapatunay na ikaw ay binayaran ng employer. Dapat nakasaad sa payslip kung magkano ang kanyang daily rate, monthly income at mga kinakaltas na benepisyo at iba pa. Hindi rin maring delay o late ibigay ang iyong payslip. Dapat kung kailan ka sumweldo, yun din ang araw na ibigay ang payslip mo. Ayan, may dagdag alam ka na sa hindi pwedeng gawin. Kasi nga, may parusa sa batas yan. NBI. Nako! Bawal ito! At yan ang mga bagay na dapat alam mo at mga bagay na hindi dapat gawin. Sundin ang nararapat at huwag gawin ang mga ipinagbabawal. Magugulat ka na lang dahil sa simpleng pagkakamali. May katumbas na kaparusahan. Mahalagang alam mo ang tama dahil iba na ang may alam sa batas. Ako po si Angelo Baiño, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Hanggang sa susunod na linggo dito sa NBI, nako, bawal ito! Alamin ang mga bawal. Alamin ang mga hindi pwedeng gawin. Dahil bawal sa batas. Panoorin, pakinggan at i-follow ang programang Tututok sa mga dapat alam mo na. Dapat matagal na. Hatid ng Aliu Broadcasting Corporation ang DWIZ NBI. Naku, bawal ito. Kasama si Angelo Baiño. Malalaman ang mga hindi talaga pwedeng gawin. Kasi nga may parusang katapat yan. Yan ang isa sa mga dapat mong abangan. Ang parusa. Live sa DWIZ. Live din sa Free TV, Aliu 23 at digital accounts ng DWIZ. Facebook, YouTube at DWIZ News website. Tutok na sa NBI. Naku, bawal ito.